Hi guys, welcome back to my channel. This is Bibi, and in today's video guys, I want to share my experience with Australian tourist visa application to my fellow Filipinos viewers doing this in Filipino language or Tagalog language, because this is in a perspective of a Filipino citizen application. I only have been to Asian country, so this is my very first time to apply a travel visa of any kind. Kasi yung mga napuntahan ko pa lang is mga Asian countries na walang nire-require na tourist visa. So, October 3, nag-apply ako. And then, my flight will be October 20 ng gabi. My shift at work is until 4 p.m. So, after that, saka ako nag-submit ng mga, nag-attach ng mga documents. So, mga 5:15 p.m. saka ko siya na-submit at nabayaran. Pagkatapos kong i-submit, agad-agad, mga seconds lang, naka-receive ako ng email na nire-require akong mag-biometric. Meron silang partner office dito, which is VFS Global. Yung office nila is nasa, malapit siya sa Magallanes, sa Eco Plaza. Very easy to go there, actually. Malapit lang siya sa Magallanes Station. Actually, guys, medyo kabado na ako kasi imagine ninyo, it's October 3 already and then I have not submitted for my tourist visa application yet and my flight is October 20. So, that would be like less than 3 weeks before my flight. Kasi, alam mo naman, mga Filipinos, di ba mahilig tayo sa last minute. Ganun kasi ako, mahilig ako sa last minute. Ewan ko ba? So, yung mga nakikita ko is mga 3 weeks before yung approval or yung decision na tatanggap nila sa mga pinapanood kong vlogs. So, medyo kabado na talaga ako, guys. Na sana makahabol ako. At sinabi ko sa sarili ko, bahala na nga kung hindi man ako ma-approve before my flight. So, that's my fault. So, I already accepted na just in case I applied at yung decision, yung granting ng decision is hindi umabot dun sa flight ko. Parang tinatanggap ko na nga. Pero syempre, of course, I'm hoping. Diba? Kasi sayang yung mga nagastos natin. So, ang ginawa ko, since alam kong medyo limited na yung oras ko, ay nagpa-schedule ako agad-agad the next day para mag-biometric sa VFS Global. So, 5 p.m. ko, nagpa-schedule ako ng biometric the next day. Pagpunta ko dun, mga 5, and then siguro sabihin natin mga 5:15 din, or before 5:30, napicturan ako, kinuha yung mga fingerprints ko, tapos may babayaran pala guys na 892 pesos. Then after that, umuwi na ako ng bahay. I was browsing on my phone and I was thinking like, okay, this is the waiting game, you know, for the grant decision of my tourist visa to Australia. And then, 6:37 p.m. naka-receive ako ng email. I wasn't expecting the decision at all yet. Okay, maybe this is just something, notification, something with my application or something. Kasi I just finished my biometric like an hour ago, right? Almost more than an hour ago. Oh my God, guys. Pagbasa ko, pagbukas ko, like, oh my God, is this for real? Like, it's just a PDF. Letter actually, yung visa. May nakalagay dito, "Dear, my name and my last name, we have granted you a visitor subclass 600 visa on October 4, 2023. And it says, application status, visitor subclass 600 granted. Oh my God. And I was gonna read to you guys the visa conditions. So no work, and then I cannot study there for more than 3 months. Date of grant, October 4, 2023. Length of stay from the arrival. So, ibig sabihin, pag-arrive mo ng Australia, you can stay there for 3 months. Wala akong kahit anong approved visa before. So, nung nag-apply ako, gusto ko sanang mag multiple entries. But, syempre, naging conservative tayo. So, ang pinili ko lang is single entry. So, ito pa guys, ang exciting is, binigyan nila ako ng multiple entries. Oh my good Lord. Yun na nga yung isi-share ko sa inyo guys kung sa tingin ko, bakit ba ako na-approve ng within just 1 day. Oh my God. This is so amazing. Isi-share ko sa inyo kung bakit sa tingin ko ang bilis nung approval nung sa akin na which is ma-apply nyo sa inyo, sa inyong application. So, I'm gonna put the link guys kung ano yung link
pag nag-create kayo ng IMEI account nyo. So, naka-create na kayo, tapos login link, ilalagay ko yung link. Doon sa pinakaunang pages ng application form is tatanong anong date kayo nandun sa Australia or plan date na nandun kayo sa Australia. Kaya siguro din mabilis akong na-approve kasi I will just be there for actually 3 full days from October 21 to 24. So, siguro kaya kahit hindi ganun kalaki yung savings ko, siguro nakita nila, ah, okay. Pero not sure ha, this is just my thinking, this is just my opinion. Siguro nakita, oh, 3 days lamang pala ito. So, doesn't really need really huge amount of money for this person. So, they will gonna ask a contact person from your company at also yung contact details like number or email, they will gonna ask as well. So, be prepared with that as well. So, hindi siya kasama doon sa mga pag-attach ng documents, no? Pero nandun siya sa ano, sa pag-fill up mo ng form, application form. Meron pala akong something i-share na medyo nalito ako kasi parang may nakalagay doon, do you have other passport or travel documents aside from passport na tinanong niya na sa taas. I was thinking that maybe they are asking about my old or expired passport. So, I was confused. So, guys, pag nag-fill up kayo nun, huwag nyo siyang itik, okay? Ibig sabihin yan, guys, parang may other passport ka pa bang iba maliban dun sa passport na pre-provide nyo. Kasi parang may iba-iba yatang passport, no? Kasi merong, parang yung passport nating mga Filipino is passport siya ng UN, United Nations. So, parang may iba yatang ano, na parang hindi United Nation na passport, parang hindi member, something like that. So, huwag nyo itik yun, guys. It's not referring to the old expired passport. So, but it depends, guys, sa inyo, ha? Kasi most majority of the Filipinos like me, wala naman ako ibang passport na non-UN, non-United Nation passport. Ano pa bang medyo nalilito ako? Ah, i-discuss ko rin, guys, na may nakalagay doon, may sasagutan ka doon na parang non-accompanying family members, etc. Parang ganun. So, parang ililist mo yung family members mo na hindi mo kasama sa Australia. Na hindi kasama, na nandito sa Philippines. So basically, parang ilalagay doon yung list of immediate family members. So it's referring to your mother, to your father, to your brothers and sisters. That's, and of course, if you're married, syempre, husband and your kids. Okay? Hindi kasama yung pamangkin, guys. Okay? Ano ba yung pinaka-importanting documents pag nag-travel ka abroad, diba? Of course, you have to check your passport kung valid ba siya within 6 months before you go, you fly. Kasi yun yung international passport rule na dapat yung passport nyo is valid within 6 months before you fly from the Philippines. So, dapat i-check nyo yan. So, kung hindi na, mag-apply na kayo ng panibagong passport application. So, yun yung number one, of course, passport. Guys, dun sa passport pala, kailangang i-scan nyo yung first page, of course, at yung mga laman, previous travels nyo, na mga tatak ng passport nyo. So, picturean nyo yun, or scan nyo yun kung meron kayong scanner, but picture sa phone. If malinaw yung phone nyo, it's enough already. To support identity, yung passport photo ko pala, guys. So, once you go to the photo studio, sabihin nyo lang, Australian visa application, at alam na nila yon, showing 85% of your face. Tapos, white background siya. So, alam naman na yan, guys, ng mga photo studio. So, kabisado na nila yan. Attach your old passport with previous travel histories or travel stamps. So, importante din yun, guys, kasi it's like them to see na meron ka na experiences to travel abroad, something like that, which is important or which can really a big help. So, maliban sa passport, ninyo rin mag-attach ng other identity documents. Napaka-importante yung national ID. Kasi dun pa lang sa application nyo, tatanungin na agad yung national ID, tapos ilalagay mo yung national ID mo. So, it's very important, guys. So, kung wala yung national ID and you're planning to apply, kumuha na kayo. Well, after passport, I think national ID is the next important documents. National ID, PRC ID, SSS ID, birth certificate, which is PSA, birth certificate. At syempre, sa mga married, kailangan din yung marriage or divorce certificate.
which is, this is not applicable to me, especially if you're traveling with your husband or your family. Then next is you have to prepare the genuine visitor documents. So ito na yung mga documents nyo guys na magpo-prove that you are really going to Australia or you have a planned travel to Australia. Of course, yung return flight tickets and yung accommodation reservation nyo. So I attach a detailed itinerary kung ano yung mga gagawin ko sa Sydney. Yes, gagawa kayo ng planned itinerary nyo kung ano ba yung gagawin. Kasi kung gustong-gusto mo talaga yung lugar, syempre guys, para naka-itemize kung saan-saan yung mga pupuntahan nyo or something. So dapat makita nilang parang may nakaplano. Kasi diba, you are maximizing your time habang nandun. Nakikita nilang may plans kayo to do sightseeing, visiting landmarks of the place in Australia that you are going to visit. Also, I attach here the cover letter. So, importante din yung cover letter, guys. So, kung saglit lang kayo doon, tapos nag-worry kayong hindi ganun kalaki yung na-save nyo, then you have to let them know that you were just gonna be staying for a short period of time. So, talagang in-indicate ko siya sa cover letter ko. Oh, diba, sabi ko, I would like to apply for a visitor visa, subclass 600, under the tourism stream, on my short visit of 3 days to Sydney, Australia, from 21st to 24 of October. Ayan, nilagay ko dyan. I'm a Filipino citizen residing in this address. I am working on this company on this address, and I hold the position or role of blah blah blah, and I will be funding my travel from my own account with funds coming from my salary. That the purpose of my trip is to briefly explore and see some iconic landmarks and attractions of Sydney. I am particularly interested in visiting Sydney Opera House, Harbour Bridge, Bondi, and Manly Beach. I said, I am very excited to have this opportunity to visit and celebrate my 34th birthday in the vibrant city of Sydney. And then nilagay ko rin dito, I am attaching here with the following documents to support my application. So naka-itemize, nilagay ko doon. Photocopy of my current and old passports, my COE, bank certificate, yeah, blah 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 blah. I kindly request you to consider my application favorably and grant me a tourist visa for my short visit. I assure you that I will adhere to all the rules and regulations set forth by Australian authorities during my stay. Thank you for your time and consideration. I'm eagerly looking forward to experiencing the wonders of Sydney and creating unforgettable memories during my visit. Should you require any additional information or documentation, please do not hesitate to contact me from my details below. Blah, blah, blah. If you're not much confident with your funds, if you're a professional just like me, I put that, really put there, you know. Yung pinaghirapan ko license, I put there my name, comma CPA, because you know it's them to see as well. Like this is a professional person that they will not gonna do something that's messy while staying is in Australia, something like that. So ayan yung cover letter ko guys, I'm sharing with you already. You can revise that one, it depends upon your circumstances or your situations. Pang third, parang section to attach documents is family composition. Yung form 54. So ito guys, nada-download naman tong form na to, i-search nyo lang. Form 54, family composition, Australia. May lalabas na kaagad guys, actually from their website pa. Pwede nyo i-download yun tapos fill upan nyo. Okay, parang dun sa first page nun, may Chinese page 1 nun. Ito sa baba ka mag-fill up English. Tapos parang automatic na fill up yung sa taas. Parang Chinese yung language. So fill upan nyo lang yan. Tapos parang yung na-download ko kasi parang nakalock siya. Something. So ang ginawa ko, print online ko lang siya. So nung sinave ko print, hindi accepted yung file mo kasi nakalock. Pag in-attach mo yun, we do not accept locked file. So you have to print it and scan it. Parang ganun yung sinasuggest nila. But you don't need to do that actually. You just have to save the document by printing it. Makikita nyo naman dun guys sa PDF. Tingin ko alam nyo naman yun. So yun, form 54 family composition. And then also I attach there the family pictures. So because we don't have parents anymore, so I have 3 brothers. So inattach ko, I think 4 pictures ng kaming apat. So yung mga pictures namin ng Christmas, New Year's, for several years, or
for different years ng Christmas and New Year. So, itatouch ko dun apat. And also pala guys, sa Form 54 Family Composition, may nakalagay dun sa baba, may signatory or may sign nung witness. Yung pinsan ko, yung pinasign ko dun. E-signature na lang, ko na lang, kasi ako nag-apply, tapos may e-signature din yung witness. So, in-explain ko na lang sa cover letter na yung nag-sign. Okay, I'm gonna read it to you. I'm attaching herewith, right, the following documents to support my application. So, nilagay ko doon family pictures and form 54 family composition with signature of witness from my cousin, blah, 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 his name. So, ayan, in-explain ko kung sino yung nag-sign as witness. Okay, in-include ko siya sa cover letter. So, yung pang-apat, yung pag-attach ng mga documents to support that you are capable of travel financially. So, dito in-attach ko yung last 3 years income tax return or form 2316. So, 3 years mas maganda since now is 2023. So, wala pa namang 2316 ng 2023 because hindi pa naman tapos yung taon. So, ang in-attach ko dun is 2022, 2021, 2020. So, in my case, because this, I am an employee. Okay, so I was just gonna discuss as an employee. Okay, so ang sinubmit ko dito, guys, is yung number one is yung certificate of employment na dapat nakalagay dun, guys, kung magkano yung sahod nyo, ano yung position nyo sa company, tapos kailan kayo nag-start. Of course, yung salary, di ba? Para kasi parang makikita nila dun. Kasi parang kino-cross-check din nila yan yata, guys, sa ano. As a payslip mo. Or something like that. Kung tama ba. Tapos sa bank accounts, parang kino-cross-check nila kung yung nare-receive mo, tama ba sa payslip? Tapos tama ba dun sa bank account? Sa savings nyo? Tingin ko ha. Ganun. Of course, they have to see na kung capable ka ba financially to support your travel. Kailan ka nag-start is also important, especially if you don't have jobs in previous, something like that. Kasi syempre, titignan nila na, nakapag-save to kasi parang matagal na to sa company or whatever. Or, I think it makes sense if this person took a leave kasi matagal na siya. Okay, reasonable na yung stay niya sa company. Kasi diba, pagbago pa lang tayo, parang we are not allowed or, diba, parang nakakahiya pa or we have not earned yet leave credits, diba? Parang something gano. So, siguro, I mean, it's just on my, it's just my opinion ha. Parang yun lang iniisip ko din. Of course, may nakalagay dun sa certificate of employment mo, saan yung company nyo, address, pirmado dapat yun. And then also the payslips. So, ang nilagay kong payslips is 3 months of payslips. 6 payslips siya kasi diba, sumasahod naman tayo kinsena. So, 6 na payslips. So, from July to September. So, 3 months of payslips. And then, of course, this is important as well, bank certificate. So, kukuha kayo ng bank certificate. It is just a 1-page document, guys, indicating there yung account balance nyo as of the date kung kailan nyo hinirequest yung bank certificate. So, makikita magkano yung account balance nyo, bank account balance nyo. And also, makikita din yung information doon kung kailan kayo nag-open ng bank account. Kasi, importante to kung matagal na sa inyo yung bank account or recently lang kayo nag-open ng bank account. Di ba gana, maybe suspect of something, maybe nag-open lang kayo dahil paalis kayo, something like that. So, doon nila makikita din. And also, makikita din doon sa bank certificate yung average daily balance over the last 6 months. Kasi ang na-request kong bank statements, guys, is 6 months. May napanood akong vlog na 3 months or 4 months, but I think it's very safe 6 months to request for bank statements. Lagay din dun yung information kung merong liens, merong hiram siguro sa kanila, encumbrances, if any, dun sa banko. So, kung meron kayong mga utang sa bank, I think may nakalagay din dun. Pero, in case, ako wala naman akong utang. So, wala nakalagay dyan. Tapos, may sa bank certificate nakalagay kung saan banko. Tapos, ang telephone number, address nila. So, maybe just in case, di wag na contact. Okay. So, yun. Tapos, yung pag nag-request pala kayo ng bank certificate, guys, sasabihin nyo kung para saan ba yun. Kasi, yung bank certificate, ina-address kung saan embassy. Like, they ask me, like, para saan? Sabi ko, tourist visa. And then, they ask me, saan bansa? Kasi, ina-address nila to. Like, for me, Australian embassy. Tapos, address ng Australian embassy dito sa Manila, which is in Ayala Ave, Makati. Magkaiba yung bank certificate, magkaiba rin yung bank statements. Bank statements
is yung statement ng in and out ng pera nyo sa bangko. So, yun yung nakalagay, naka-itemize yun. Yun yung bank statements, guys. So, I was worried kasi nung tinignan ko, oh my God, meron akong balance na 4-digit na sa bank account ko. So, I was really worried. Like, oh my God. Tingnan mo, oh. So, itong months na to, itong dates na to, ganito lang yung ano ko, balance ko. Kaya, parang doon ako nag-hesitate na baka hindi ako ma-approve dahil sa savings ko. Sa bank account ko. Kaya, ang importante is nakikita nila siguro yung, ayun nga, yung timing ng pagpasok ng pera. Yung, for example, dine-clear mo sahod, di ba? So, parang pagpasok ng sahod, quincenas, tas in and out, tapos something ganun, tas reasonable ba yung sahod mo na kayang i-fund yung travel. Also guys, inattach ko rin yung credit card statements ko. Kaya importante din no, na may credit card state, may credit card ka. Makikita nila yung credit limit. Tapos, if you're a good payer or you have, this is also like one of letting them know your capacity, your financial capacity. Kasi, yung credit limit mo, tapos gano, how often yung mga points mo dun sa credit card statements, ibig sabihin, nagagamit mo siya, ibig sabihin, talagang nagagamit mo siya, nagbabayad ka, or, alam mo yung gano'n, yung gano'ng information. Ito yung parang, meron ka talagang, you have a really close ties, o meron ka talagang babalikan dito sa Philippines as well. Isa din to guys, importante din yung leave letter approval. So yung leave form na merong signature na approval, and also the email, printin ko yung email into PDF yung email, tapos sinama ko na rin siya. I think I've mentioned to you already the requirements that I have submitted. So that's it. Tip lang sa inyo guys, para mapabilis yung pag-check nung immigration sa mga documents nyo, kasi meron silang nire-require na 5 MB, right? Hindi talaga pwede guys, hindi nyo ma-attach yung lumagpas ng 5 MB yung size ng file. So you have to minimize yung size ng file nyo. So you can search kung paano ipaliitin yung size file. Puro lahat naka-PDF sa akin. So yung picture ko, in-export or kinonvert ko siya into PDF, diba? JPEG, mostly na mga pictures. So, ang ginawa ko para it's easy for them to check, naka-PDF lahat. Talagang nagtyaga ako, it will take time. Na, for example, SSID nyo, diba? Pag pinicturean mo yan, sa harapan, tapos sa likod. Talagang, kinonvert ko siya into PDF, tapos pinag-isang file ko siya. Okay, kinumbine ko yung, lagyan ko ng SSID file name, tapos pagbukas ng PDF na yun, first page sa harap, second page sa likod. So, ganun guys, kailangan ayusin nyo yung, ano nyo, yung mga documents nyo. Para hindi hassle, ang bayan, nakakainis naman itong mga documents na to, balibaliktad, something like that. Tapos, pag na-print nyo siya into PDF, dapat ayusin nyo yung ano. Dapat kasi minsan, di ba, pag sa picture, may baliktad or nakatagilid. So, ayusin nyo para it's easy for them to check. Para mabilis yung, isang tip ko to sa inyo guys, para mabilis kayong ma-approve. Parang, ay, magitan nila, ay, wow, ang sarap naman i-check ng documents ng applicant na to kasi it's very organized. Tingin ko, yun din, isa din yun sa nakatulong sa akin. So, na-attach ko na yung mga files, tapos sinubmit ko na. And then after that, nagbayad na ako ng application fee. So ako binayaran ko through credit card. Yung fee ni application fee is 190 AUD. Pero meron siyang processing charge, kaya umabot ng 192.66 AUD. So Philippine money, it's 6,881.95 pesos. Kasi chinarge siya sa credit card ko ng AUD amount. Sinubmit mo, diba, magbabayad ka. Tapos automatic na yun guys, nakasubmit na yun. Tapos mag-i-email na sila sa email mo. Kasi email yung communication nila guys. So dun sa pag-fill up ng application form, need talaga i-provide yung email. So kung ano yung email na talagang ginagamit nyo, yun yung gagamitin nyo. Tapos, nag-email na sila na, ayun nga, na-receive na nila yung application ko. And then, after that, yun nga, na-receive ko yung email na, I need to do biometric. Just seconds or maybe 1 minute after I submitted, yun agad, para siyang naka-auto email yata siya pagka once they receive the application. Tapos, yun nga, agad-agad guys, tinignan ko yung schedule ng biometric. The very next day, merong schedule. So, hindi naman mahirap guys yung schedule ng biometric. Kasi, even the next day, meron silang available na schedule. Need nyong dalhin yung passport nyo. Kasi,
Kasi ako hindi ko dinala yung passport ko, yung SSSID lang dinala ko. But it's really important na dalhin niyo yung passport niyo kasi parang magagalit yung ano sa iyo. Bakit ma'am, sabihin tourist visa yung ina-apply niyo, ma'am, bakit ang passport din niyo dala? Iyon yung pinaka-importanting document, which is acceptable na yung SSS kasi parang dun kasi syempre mas madali sa kanilang mag-process kasi 'di ba, passport nga. Tapos din dun sa kasi sa passport need yun guys kasi titingnan nila din yung expiry date. So good thing na meron akong picture ng passport sa cellphone ko. So, I were able to show him na ayun, very valid pa yung date ng, matagal pa yung expiry date ng passport ko. Tapos, so, pipicturan ka, kukunan kayo ng biometric, kukunan ka ng mga fingerprints, then after that, magbabayad ka ng 892 pesos. Bring cash with you guys kasi they don't accept any cards. So, kulang yung cash ko nung pagpunta ko dun sa bumaba pa, kung meron mga ATM machine sa 7-Eleven sa baba. Pero, since ang panood nung video na to, so alam niyo yung gagawin, magdala na lang kayo ng cash para hindi hassle. So, ayun guys. So, sana nagustuhan nyo to. Sana nakatulong to sa inyo. At kung nagustuhan nyo tong video guys, pasuyo naman po ako guys. Pa-like naman po. At pa-comment din down below kung meron kayong mga other questions. And of course, I always answer questions. So, kung may mga tanong kayo, so ilagay nyo lang sa comment section below. And yeah, you can subscribe to my channel because I'm so excited with my trip to Sydney. And yeah, yun yung susunod kong vlog na mapapanood nyo. Yung my trip to Sydney. So I'm so excited guys to be out in Asia. Thank you so much and good luck sa inyong mga applications. And be positive. If you really work hard, earned effort nyo talagang magbubunga yan. Keep on chasing your dreams, just like me. I hope everyone is safe. See you and God bless.